Hi guys, Milov Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga Earth Signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, we will start po with Taurus. So, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Taurus? We have here the Eight of Swords. Parang walang movement. Okay? Or kung halimbawa ang feeling ninyo, wala kayong magawa. Helpless kayo. Hindi kayo makaalis sa situation ninyo. Maaring sa mga susunod na mga araw, ganun pa rin yung nararamdaman ninyo. Okay? And then we have here the Five of Wands dahil pwedeng may conflict na mangyayari or nangyari kaya nagiging helpless kayo dito. Okay? So, ano kaya yung pumipigil sa inyo or humahad lang para makaalis ka dyan sa situation na yan or para hindi ka maging helpless? So, we have here the Seven of Cups. And then we have here the Knight of Pentacles. So, parang ano ka, idinidelay mo, kumbaga, yung dapat mo na gawin. Okay? Maybe there is still this part of you na umaasa na may manunumbalik sa'yo or pwedeng magsiseryos sa'yo yung tao na inaasahan mo, ganun. But deep inside you know na parang it's just a fantasy or pwedeng you are living in this fantasy na baka sakali pa na magbago nga or magseryoso nga sa'yo etong tao na to. So, you feel conflicted, okay? Kasi na parang naglalaban somehow yung puso't isipan mo. Sa isip mo, alam mo na yung sagot sa iyong mga tanong. Pero, syempre, since mahal mo, you are denying, okay? Or delaying yung mga bagay na alam mo na dapat mong gawin. Eh, kung tutuusin, there are still options for you. Okay? Pero, siguro, pinangungunahan ka ng insecurity mo or ng takot mo. Okay? So, let's see. Ano kaya yung inaasahan mo pa kasi kaya? Or, anong inaasahan mo pa doon sa person mo? So, we have here the Queen of Wands. We have here the Temperance. So, nag-aantay ka pa rin ng tamang panahon. Maasa ka na darating yung panahon na magiging okay pa ang lahat kasi nga mahal na mahal mo itong tao na to. You feel na this person is yung makakapagbigay sa'yo ng security, confidence. So, without that person, parang feeling mo wala nang saysay yung buhay mo. Okay? So, nagiging frustrated ka rin because of that. Kasi nga, maaaring hindi nangyayari yung gusto mong mangyari. But with the Eight of Cups there, again, it's saying na you know na you cannot find what you are looking for in the same place or with the same person. You need to go out there. Parang, kailangan mo nang lumayo, umalis para mahanap mo kung anong hinahanap mo. Okay? Na hindi mo na nga, hindi mo kaya o mahirap kasi nga mahal mo pa. But you really need to do it. Okay? So, tingnan natin ano bang nararamdaman sa'yo nitong person mo. So, we have here the Six of Swords. We have here the Knight of Wands. We have here the Death card. And then we have here the Ten of Cups. So, in fairness, yung person mo, may feelings pa rin naman siya para sa'yo. Okay? Andun yung gusto rin naman niya kumbaga na magkaroon ng pagbabago sa inyong relationship. Okay?
Six of Swords. Siya parang ano eh, gusto niyang magkaroon nga ng ano eh, positive changes eh. And this one is transformation in your relationship with each other. And then the Knight of Wands is yung interest niya sa'yo, yung feelings niya for you. But I think yung feelings niya para sa'yo, it's not at the same depth as yours. Parang mas malalim yung pagmamahal mo sa kanya kaysa sa pagmamahal niya sa iyo. Okay? Tingnan natin pa. We have read up. Yeah. Parang may pagka-immature pa yung dating nitong tao na ito. Kung hindi man immature, maaaring mas bata kasi sa inyo. So, medyo malikot pa yung pag-iisip niya or nag-explore pa siguro. Ganun. And then we have here the Knight of Wands. Pero yun, hindi naman ma-deny din dito yung nararamdaman niya para sa iyo, yung kagustuhan niya rin na maayos yung mga bagay-bagay between the two of you. Pero ayun, yung level of maturity niyo siguro doon nagkakaroon ng problema. Parang hindi pa kayo pantay sa mga gusto sa buhay. Okay? Or hindi pantay yung inyong pag-iisip or nararamdaman. Kaya pwedeng yung mga opinion ninyo nag-iiba. Kaya doon, kumbaga, nagkakaroon ng conflict. Okay? So, dito papasok yung sinasabi na sometimes love is not enough. Okay? Na oo, mahal yung nga yung isa't isa, pero yung pagmamahal na yon eh, minsan nakaka-create pa, kumbaga, ng mas maraming problema sa relationship ninyo. So, this can be like twin flame connection or ayun na, parang incompatibility na yun yung problema. Okay? And then, let's see, we have here the Knight, the King of Swords, the King of Cups, and then the Five of Pentacles. It's like your person wants to be some, parang ang dami niyang gustong gawin, ang dami niyang gustong maging, para siyang meron identity crisis. It's like he is all over the place. So, in other words, hindi pa niya alam totally kung ano yung gusto niya. And somehow, you can also feel that. Okay. Alam mo na mahal ka niya, pero hindi mo sure kung ikaw ba talaga yung gusto niya. I mean, nag-gets niya. There is a difference eh, with wanting, needing, and then loving. Okay? And somehow, even though naandyan siya, you still feel lonely. Alone. Okay, kasi nga, hindi niya maibigay sa'yo yung emotional contentment. Kasi iba yung level of commitment ninyo sa isa't isa. And what's making you feel trapped in the situation is the thought na mahal niya ako. So, okay lang. But deep inside you, hindi ka satisfied eh. Disappointed ka eh. Pero dahil sa pagmamahal na yan, you keep on staying with the person even though hindi ka niya totally masatisfy emotionally, intellectually, and on, maybe even physically. But since pinanghahawakan mo yung pagmamahal na yan, ay hindi ka umaalis. Kaya ayun, nagiging helpless ka. So, hanggang saan mo tawag nito,
paninindigan, kumbaga, eh, ang pagmamahal na yan. Okay, minsan sa buhay kailangan nating maging ano rin, practical, wise, ganun, hindi puro emosyon lamang. Okay, kasi hindi tayo mabubuhay ng pagmamahal lamang. Okay, so yun po yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ninyo sa mga susunod na mga araw? Ano kaya yung pagdaraanan ng mga Virgo? Okay, so we have here the Empress. Okay, financially, mukhang magiging okay kayo. Masagana. Okay, may ilan-ilan sa inyo, pwedeng nagbubuntis, may anak na, or magkakaanak na, or mabubuntis. Okay? And then we have here the Nine of Pentacles. Some of you might be single mom, or magiging single mom. So, pwedeng, baka hindi kayo panagutan nung makakabuntis sa inyo. So, kung hindi nyo gusto na mangyari yon, might as well be careful. Okay? Pero, financially, maganda po itong mga cards na to. Ibig sabihin, marami kayong kaperahan. Okay? Pero since this is a love reading, they both talk about also security. Secured with yourself, ganon. Or you're starting to believe in yourself, in your capabilities. Ini-embrace mo talaga yung pagiging woman mo. Pwede ganyan. Or if you are a man, eh, parang mas nagiging confident ka lang din sa self mo. Okay? And bakit kaya ganyan yung nararamdaman mo sa mga susunod na mga araw? May malalaman ka na information. Pwedeng meron ka matatanggap na balita or mensahe. It can be from an air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Yun lang yung malakas yung energy, okay? And then, yeah, King of Swords. So, another air sign. So, merong mag-reach out sa inyo na tao. Ang pinakamalakas is Libra. Ay, hindi, Aquarius. Yeah, Aquarius. So, malakas na energy is air sign, pero pinakamalakas na energy dun sa air sign is Aquarius. Okay? So, sa mga, base sa mga cards na to, magiging honest sa'yo itong tao na to, may aamin siya sa'yo. Okay, basta may magkakaprangkahan siguro kayo, magkakaaminan kayo. And because of that, you feel, ano nga, kampante. Okay? So, ano kaya yung sasabihin nitong tao na to sa'yo? So, we have here the Hangman. So, parang meron siyang na-realize here na napagtantunan niya ang mga bagay-bagay at nakita niya na ang katotohanan or ang ilaw at namulat ng kanyang mga mata at yun ay gusto niyang maging lovers kayo. Okay? And then, we have here the Two of Wands. And then, na-realize niya yung partnership ninyo, yung future ninyong dalawa. And then, we have here the Seven of Cups na maaaring meron na siyang mga pangarap, pinapangarap, or gusto niyang isakatuparan, kumbaga, yung mga pangarap ninyo. Okay? Para sa relationship ninyong dalawa. And this person, pwedeng nag-procrastinate itong person na to. Pwedeng nag-disappear, pwedeng hindi kumilos, basta ganun. May na-delay, kumbaga, ng mga pangyayari sa inyong relationship kasi nga, hindi siya kumilos. Okay? So, maaaring sa mga susunod na mga araw, eh, marirealize niya na kung ano yung pagkukulang niya, which is yun nga, action. Okay, so may gagawin na siya para sa ikakabuti ng inyong relationship at ng future ng relationship ninyo. And then, let's see, ano yung nararamdaman itong person mo na ito or itong tao na ito towards you. We have here the Strength card.
And then we have here the Four of Pentacles. Parang ano rin, ayaw ka rin niyang totally na i-let go. Okay, parang nakakapit rin siya sa'yo. And somehow, nakakaramdam siya ng some sort of happiness with you. Okay, na parang kumukuha rin siya ng confidence or lakas ng loob sa iyo. Okay, na siguro, because of this one, yung mga pagbabago mo na ito, parang kumbaga mararamdaman niya rin yung pagiging kampante mo, secured mo with yourself. Okay, and because of that, mas magiging siya yung mas magiging makapit sa'yo instead of you holding on to him or her. Parang babaliktad yung eksena. Kumbaga mas stronger ka na kaysa sa kanya. And pwede rin na financially mas mayaman ka or mas may kaya ka kaysa sa kanya. And pwede rin na isa yun sa mga realization niya na kaya mo siyang buhayin. Pwede ganun, okay? Yung sa i-apply nyo na lang po sa situation ninyo. Okay? Basta, kumbaga, may aspeto sa inyong relationship na na-realize niya na ikaw yung mas capable, ikaw yung mas able, ikaw yung basta, na parang pinagkukuhaan niya ng lakas na parang nakadepende siya sa iyo na kung mawawala ka, hindi niya kaya or parang ano, tawag nito, basta ayaw ka na niyang pakawalan because of that. Ayaw ka niyang mawala because of that. Okay? So, let's see, ano kaya yung kahihinatnan nitong connection na ito? So, we have here the Two of Swords, the Knight of Cups, and then the Knight of Pentacles. So, base sa mga cards na to, may choice ka. Okay, parang meron kang pagpipilian dito kasi may iba pang pwedeng tao na darating sa'yo eh. Kaya rin siguro lalabas yung instincts niya na nagiging clingy siya sa'yo kasi alam niya na meron siyang makakalaban na once na pinakawalan ka niya, may option ka. Okay? Eh, alam mo naman ng mga lalaki, pag habang binibigyan mo ng attention, sila tong kumakawala-kawala. Pero once na inisnab-isnab mo na sila, tapos nakikita nila na mas nagiging attractive ka sa ibang tao or mas may na-attract sa'yo ng ibang tao, doon sila naghahabol. Kasi ano yun eh, it's a human instinct. It's or animal instinct. And syempre, ang mga lalaki, mga hayop. Joke lang. Okay? So, ayun. And then we have here the King of Pentacles. And because of that, parang nag-ini-step up niya yung game niya. Okay? Talagang ang dami niya nang sinasabi sa'yo, pinapangako sa'yo, ganun. Para lang, kumbaga, siya yung piliin mo or wag mo siyang iwanan. Okay? And then we have here the Seven of Swords. Seven of Swords. May mga bagay na tipong hindi pa rin niya totally na masabi sa'yo. May mga bagay pa rin na itinatago siya sa'yo. Even though sinabi niya doon sa una. Yung mga, parang kumbaga, partially, meron siyang inamin, ganun. Then partially, meron pa rin siyang itinago. Ganun. Okay. And kaya siya natatakot is because nga, hindi pa rin niya na totally na naipakita sa'yo or pwedeng hindi pa rin siya hindi pa rin siya buong buo, kumbaga, na naging honest sa'yo. Kaya pinangungunahan siya noong takot niya. Kaya mas nagiging showy siya sa'yo. Mas nagiging ano siya, clingy siya sa'yo.
Pero definitely, ayun nga, may takot siya now na mawala ka sa kanya. Okay? So, yun nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, so let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan niyo sa mga susunod na mga araw? Ano kayang mangyayari sa mga Capricorn sa mga susunod na mga araw? So, we have here the Ace of Wands. May new beginning para sa inyo. It can be a new love interest. Okay, or pwedeng magkakabalikan kayo ulit ng ex mo. Pwedeng ganun. Kung hindi naman about sa career, ay, kung hindi naman about sa love life, can be a promotion. Okay, a new job, ganyan. Okay, basta it can be anything new that interests you. Okay, and then we have here the Two of Swords. So, pwedeng mag-aalinlangan ka dito. Hindi ka sure with this new beginning. Okay, parang nagdadalawang isip ka. And then we have here the Seven of Swords. Kasi pwedeng naloko ka before. And you do not want it to happen again. Lalong-lalo na kung yung makikipagbalikan nga sa'yo, yung ex mo, eh, niloko ka. Okay? Kung hindi man, pwedeng may trauma ka na malokang muli. Kaya hesitant ka dito na makipag-relationship muli. Okay? So, ano kaya yung mga posible na magiging problema dito sa new beginning na ito? So we have here the Queen of Pentacles. Queen of Pentacles, this can be you. And then we have here the Four of Swords. Posibleng problema. So ang ano dito is it's more yung problema is more of you. Okay? Kasi we have here the Ten of Swords, which talks about betrayals, na maaaring paulit-ulit ka na na-betrayed before, and you do not want it to happen again. Kasi nga, we have here the Four of Swords, na parang gusto mo nang magpahinga. Tapos ka na, kumbaga, na maloko. Tapos ka na doon sa mga betrayal na yan. Sawang-sawa ka na. Ayaw mo nang mangyaring muli. And with the Queen of Pentacles here, yung parang you just want to be in your element na you want to be this person na kampante lang, ganyan, walang pinoproblema, secured lang, ganon. Yung ang pintanging pinagkakaabalahan mo lang is yung pagpapayaman mo, career mo, ganon, yung seguridad mo ng pamilya mo, ganon. And you don't want na maapektuhan yung peace of mind mo or yung ano mo nga yung environment mo. Kus, parang gusto mo lang ng katahimikan. Gusto mo nang ma-relax. So if pero yung problem is nandun yung interest mo eh. Hindi mo mapigilan. Okay? There is this landi pa rin within you na somehow hindi mo makontrol. But iniisip mo, kailangan ko pa bang lumandi? Ayoko nang masaktan. Kung landi-landi rin lang, wag na lang. Okay? So, let's see what else. We have here the Two of Pentacles. So, talagang wini-weigh mo dito, tinitimbang mo. Okay? That's pagdadalawang isip. And Two of Pentacles is yung weighing the pros and the cons. Ganyan. Handa ba akong masaktan muli? Kaya ko bang i-risk na naman yung aking feelings? Baka mamaya maloko na naman ako. Ganon. And then we have here the Five of Pentacles. Of course, there is the fear of being abandoned again. Okay, kaya parang inaano, ayoko na na maiwan na naman ako muli. Mas mainam na ganito na lang kaysa naman sa iwanan na naman ako. Parang ganyan. Okay? So, tingnan natin ano kaya yung
intention sa'yo nitong tao na to na gusto magkaroon kayo ng new beginning. We have here the death card. So, pwedeng nabuhay lang tong tao na tumuli eh. So, pwedeng ex nga ito na nanunumbalik. Yeah. So, nandun yung intention naman na magkaroon ng mga changes in your relationship. Dahil we have read the transformation and the wheel of fortune, which is yung pagbabago ng mga circumstances. But, with the nine of wands here, naandun pa rin yung parang may some kind of hesitation pa rin or may pagpigil ng damdamin. Sure, meron siya nararamdaman para sa'yo, but that feelings towards you, it's not really that, ano, hindi siya love, as in love, love, love. It's more of a fiery, you know, passionate na feelings towards you. We can say na meron yung pagnanasa. We can say nandun yung crush, ganon. Kilig, ganon. Pero yung talagang totally nai-open niya sa'yo yung puso niya or yung sarili niya at parang i-expose niya sa'yo yung kanyang emotions, medyo may hesitation. May wall. Okay? Pero nandun yung want to change, maybe I don't know. Tingnan natin kuha tayo. King of Swords. Hindi eh. Napaka-cold nung datingan niya eh. May some sort of confusion pa rin siya dito eh. Hindi rin siya sure about you or your relationship, where it will go, about, yun nga, sa future, confused. And then this one is unemotional. So, tama lang nga siguro na magdalawang isip ka dito sa tao na ito. Pwedeng sinasabi... Okay, wait. Kasi dito sinabi, di ba, anong intention niya? Sabi natin, nandun yung intention na magbago. Ang tanong is, kung maghagawa niya ba yung pagbago na yon? Maaring sabihin niya sa'yo, o magbabago ako, gusto kong mag-improve yung relationship natin, ganyan. Pero, andun pa rin yung doubt eh. Hindi siya ganun nakasigurado. And parang yung feelings niya towards you, parang may distance. Okay? And then we have here the King of Wands. And then the Emperor again, very fiery. Okay, so there's a possibility na this person is a fire sign. Aries, Leo, Sag. Okay, yun lang yung malakas yung energy. Full of passion naman siya para sa'yo. But again, with the Emperor there, hindi niya totally na maipakita sa'yo yung emotions niya. Hindi niya ma-bear. Hindi niya ma-expose. So again, may wall. May pumipigil sa kanya para ano, mag-open up sa'yo or totally na ma-in love sa'yo. And then we have here the Justice card. Justice is yung want to be fair. Maybe, paano ko ba explain? Siguro, ang nararamdaman niya is gusto niya na ayusin yung relationship ninyo kasi pwedeng may ginawa nga siya before na alam niya na hindi makatarungan, na nasaktan ka, pwedeng nag-guilty siya at gusto niyang itama yon. Okay, pero yun nga lang, yung
pagtatama niya na yon, it's more of dahil sa nakonsensya siya. It, hindi dahil sa as in mahal na mahal ka niya. Ganon. Nag-gets niyo ba yung pag-explain ko? Okay? Kasi hindi ko maramdaman dito yung as in mahal na mahal ka niya, in love siya sa'yo. Pero, again, nandun naman yung kagustuhan na maibigay sa'yo yung hustisya. It's just that, will you be okay na ganun lang? Okay? Na oo, kayo nga. Oo, babalik nga siya. Gusto niya mag-improve yung relationship ninyo. Pero, hindi niya pa rin totally maibigay sa'yo yung damdamin niya or yung pagmamahal niya or yung puso niya. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.